Mabuti naman kung ganon. Si Teacher Janet ay mabuti din at ayos lang at masaya rin ako. Bago natin tawagin si Gab-Gab, si Ate Eunice at si Ate Lubin para sa declaration, tayo muna ay mananalangin. Idikitang prayer magnet. Uloyo ko, matay pikit, at tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga blessings na natatanggap po namin, at sa pag-iingat nyo. Ngayong araw din po, mag-aaral kami at makikinig kami ng inyong salita. Tulungan nyo po na maintindihan ko po ito at ma-apply ko po sa aking buhay. Humihingi rin po ako ng tawad sa mga nagagawa ko pong kasalanan. Yun lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen! Hello, kids! Ready na ba kayo sa ating declaration? Kaya naman, sabayan nyo kami. And 3, 2, 1. The rest of my life will be the best of my life. Isa pa, yung mas malakas. And 3, 2, 1. The rest of my life will be the best of my life. Isang magandang araw, mga bata! Sino dito ang handa na sa panibago nating Bible story? Pero bago yan, gusto ko munang magtanong. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang itinuro ni Teacher Julia? Tama! Ito ay patungkol sa pangangapi sa mga Israelita at ang pagpatay sa mga sanggol na lalaki dahil ayaw na ng Faraon na dumami pa ang mga Israelita. At ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa isang sanggol na inilagay sa basket at pinaanod sa may talahiban malapit sa ilog. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo ako. May mag-asawa mula sa lipi ni Levin na nagkaanak ng isang lalaki at itinago nila ito sa paraon dahil baka ito ay patayin. Nang hindi na kayang itago ang sanggol dahil ito ay 3 buwan na, kumuha ang ina ng isang basket at inilagay ang sanggol sa may talahiban sa may pangpang sa ilog. Ang kapatid naman na babae ng sanggol ay tumayo upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon ang anak ng Faraon nang makita niya ang isang basket at tinignan. Nang nakita niya ang isang sanggol na umiiyak, siya ay naawa rito. Ang sabi niya, ito ay anak ng isang Hebrea. Lumapit naman ang kapatid ng sanggol at sinabi sa prinsesa, gusto niyo po ba humanap ako ng isang Hebrea upang mag-alaga sa sanggol? At sumagot naman ang prinsesa at sinabing, sige, ihanap mo ko. Umalis ang babae at tinawag mismo ang ina ng sanggol. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang lumaki na ang bata, ay dinala niya ito sa prinsesa at itinuring na anak. Moses ang kanyang ipinangalan dito dahil ang ibig sabihin nito ay inahon ko siya sa tubig. At doon, nagtatapos ang ating kwento. Ang galing, kids, no? Inilagay man si Moses ng kanyang ina sa basket at pinaalod sa may talahiban malapit sa ilog. Ngunit ang kanyang ina pa rin ang nag-alaga sa kanya at nagpalaki. Ano nga ba ang matututunan natin sa ating kwento? God loves us and He protects us even we cannot see. Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon at poprotektahan niya tayo kahit hindi natin ito nakikita, kagaya ng kanyang ginawa kay Moses. Gusto niyo pa bang malaman ang kwento ni Moses?
Abangan nyo yan sa susunod na ating Bible story. At bago tayo magtapos, tayong lahat ay umuko, pumikit at tayo'y mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong Bible story namin. Salamat po sa buhay ni Moses. At salamat din po kasi lagi mo kaming iniingatan. Hayaan mo po, Lord, na patuloy po kaming matuto sa aming BGO Kids Online. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen!
dyan nagtatapos ang ating Video Kids Online for today. Lagi nating tatandaan, kids, na hindi man maganda yung sitwasyon ng buhay natin, pero lagi nating tandaan at isipin na may magandang plano ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya kids, see you next week sa ating susunod na Video Kids Online. Huwag din nating kalimutan na magpakuha ng picture kasama ang gawa nating arts and crafts at magpakuha ng video habang nag-recite ng ating memory verse at isend ito sa ating Facebook page, ang Bethel Global Outreach. Yun lang kids! God bless you!